Life Story, the story of your life. Ang programang binuo ng pag-ibig, pagmamahal, at pagkalinga. Saturday 1 PM, hosted by Miss Jinky, kasama ang ibang UMA host. And welcome to the Life Story, the story of your life, of course, hosted by the one and only Miss Jinky! Mga minamahal, ang nag-iisang Berms Art using food. Hello po. Art. Hello po. Hello po. Hello po. Ayan, Kuya Berms. Miss na miss kita, Kuya Berms. It's been a while. No? Sa wakas, natuloy Hello din po ang usapan at kwentuhan natin. Diyos ko, isang taon in the making bago tayo natuloy. Si Kuya Berms po, matagal na nating kaibigan. Matagal na panahon na po natin nakakasama si Kuya Berms. Matagal na rin tayong follower ni Kuya Berms. Alam ko, Kuya Berms, alam ko isa sa mga malaking kalungkutang inabot mo ang pagkawala ng isa sa mga kaibigan natin. Kaibigan ng lahat na si Kuya Erwin. Nabigla ka ba sa pagkawala ni Kuya Erwin? Opo, sobra po akong nabigla. Kasi parang naka-schedule kami magkita-kita dahil nga yung kanilang sila nila Diego Garcia, nila Kuya Ching. Merong part 2 yun. Magkikita-kita sana kami. Tapos yun na nga lang nagkabiglaan na bigla na lang tayong iniwan ng ating pinakamamahal na kapatid na Erwin, the artist. Napakarami niyang napakarami rin niyang napahanga at na-inspire. Tulad mo, Kuya Berms, maraming excited, maraming gustong makakilala sa isang Berms art. Kuya Berms, bago mo kami bahagiin ng buhay mo, ano ang nagpapanatili sa paa mo na nakasayad sa lupa sa kabila ng meron ka ng kalahating milyong followers, napakarami ng umaabot sa'yo? Paano mo napapanatili yung kababaan ng loob mo? Palagi lang po akong nagdadasal. Yun po, yung... Tsaka hindi ko po iniisip na sikat na ako, na magaling na ako. Iniisip ko lang po na isa lang din po akong yung normal na tao lang din tulad ng iba na gumigising sa umaga at natutulog sa gabi. Yun po. Pati ni Daddy Cole, no? Bago natin siya pag pag-share ng kanyang life story. Gusto kong tanungin, taga saan po si Sir Avern? Ano po, taga San Pedro, Laguna po. Taga Laguna. Single po or? Single po. Marami lang girlfriend. Yun lang. Ganun talaga pag sikat, Daddy Cole eh. Hindi, no? Oo. Kuya Berms, matanong lang kita. Paano mo natagpuan ang mundo ng TikTok? Kasi po yung dati po kasi yung hindi pa pumuputok yung pandemic. Yun po yun. Nag-aano na ako ng TikTok. Yung napapanood ko yung mga dub smash. Yun po. Ay, nanonood-nood ka lang nung Nanonood lang ako.
Tapos yun po, na inano ko rin po, inadapt ko rin siya. Sinubukan ko rin siya. Tapos yun po. Daddy Koy, gusto kong mag-share muna siya ng life story niya bago tayo magtanong. Kasi hindi ako makapagtanong eh. Kasi sige. Wala akong idea. Ganito, Kuya Berms, gusto sana namin makilala ka ng lubusan. Gusto sana namin madinig ang kwento ng buhay mo dito sa The Life Story, The Story of Your Life. Gusto sana namin madinig ano ba yung pinagmulan, ano ba ang nangyari. Ang simpleng buhay, gusto namin malaman ang buhay ng isang Kuya Berm. And Kuya Berm, gusto ko sanang malaman mo din na bawat video or bawat interview na meron kami ay inilalagay namin sa aming YouTube channel. At anuman ang kitain ng videong ito ay kabahagi ka. Hindi pala kabahagi, sa'yo pala yun. Sa'yo po ang content sa'yo. Sa'yo po ang kita ng content ng segment natin. So yun lang ang malaking maitutulong namin sa'yo. Kaya trabaho niyo po pag nandoon na. Pag sampan nito sa YouTube, bawat views nito, bawat kitain, Kuya Berms, lahat yun ay ibibigay namin din sa iyo. Yes. Salamat po. Thank you po. Kung gusto niyo pong mag-update, halimbawa makita niyo naman po kung marami ng views, kung gusto niyo makita kung magkano na yung kita ng content mo, message mo lang si Daddy Call or ako at ibibigay po sa iyo yung update ng content. Ayun. Okay po, so huwag na natin patatalin pa. Daddy Call, na marinig yung kanyang life story. So tatanungin na po kita, Sir Berm. Sir Berm, ready na po ba kayong i-share sa ating programang Life Story? Share your life story. Daddy Call, mayroon ka pang... Wala na, siguro. Kuya Berms, gusto namin marinig at makilala. Sino si Berms Art? Yes. Ako po si Bermin Rigor, 35 years old, from San Pedro, Laguna. At ako po ay doon po ako nag-aaral. Pero hindi ko na lang po sila pinansin kasi yun po laging bilin sa akin ng magulang ko. Huwag ko na lang sila pansinin. Kasi nga, mga bata sila, ganyan po. Umami, tanong ka kay Kuya yes, Burns. Gusto ko lang tanong sa'yo ka, Sir Burn. Mula po nung maliit kayo hanggang ngayon, ano po yung pinakamahirap na nangyari sa inyo? Yung karanasan nyo pong hindi nyo po nakalimutan. Yung hanggang ngayon na talagang kahit pagtulog mo, pumapasok talaga sa isip nyo po. Ano po yun? Yung time siguro na yung nagkaroon po ako ng sakit. Nagkaroon po kasi ng hangin yung baga ko noon. Tapos yun po, ginugod po ako sa ospital. Pero dahil wala po kaming pera, hindi agad ako nagamot. Kaya nung time na yun, nag-agaw buhay ako na akala ko talaga, katapusan ko na akala ko, ang ganda na lang yung buhay ko. Pero buti na lang po, may ginamit si Lord ng mga tao para tulungan ako at makasurvive dun sa panahon na yun. Yun po. Was there a point, may punto ba sa buhay mo, Kuya Berms, na sinisi mo yung nasa taas sa condition mo? Hindi po. Hindi ko po naisip yun kasi mas naniniwala po ako na lahat ng tao o bagay sa mundo may dahilan kung bakit sila nandito, kung bakit sila nabubuhay, kung ano yung halaga nila yun. Lahat po may halaga po para sa akin. Saan nangyari po sa inyo? Bumasok din po ba sa isipan nyo na isisi sa taas ang nangyari sa inyo? May pagkakataon din na napapatanong din ako sa sarili ko.
na bakit sa dami ng tao ng mundo, sa akin nangyari to. Pero habang nagkakaedad po ako, habang tumatanda, doon ko po nare-realize na may plano pala yung Diyos sa akin. Kaya nangyari sa akin to. Meron palang gagawin yung Diyos sa akin para hindi lang makatulong sa akin, kundi sa ibang tao. Kuya Berms, marami ang na-inspired sa'yo. Mapa lokal, mapa foreigner, ang live mo noon, inaabot tayo ng 1,000 viewers na nagpipinta ka lang. Paano mo naumpisahan or paano mo na-discover yung talento mo? Mga kaibigan, si Kuya Berms po kasi nagpipinta gamit hindi ang kanyang kamay, kundi ang kanyang paa. Mamaya po, makikita natin kung paano yung ginagawa ni Kuya Berms. Pero paano mo siya natutunan? Paano mo siya na-discover yung kakayanan mo na yun? Ano po, nung bata pa lang kasi ako, nagagamit ko na yung paa ko sa pagsusulat. And then po yun. Yun po, naisip ko na mag-drawing din. Tapos doon ko po nalaman na kaya ko pala gawin yung pagda-drawing gamit yung paa. Ako nga kamay, ang pangit ko mag-drawing eh. Pero ang paa ni Kuya Berms, iba. Kuya Berms, sino-sino na ang mga prominenteng tao na nagawan mo ng charcoal painting? Marami na po, si Ivana Alawi, si si Tony Fowler po, yun po nagawa ko na rin po. Si ano, di ba, si Corina ba o si ano, si Jessica Soho? Ah, po yung si Corina Sanchez saka po yung Corina. Anak niya. Oo. So, Daddy Cole, pwede nating pasampulin si Sir Vern? Kuya Berms, gusto nila makita paano mo ginagawa yung artwork mo. Okay lang po ba kung ano yung tawag dito? Wala po kasi yung lamesa ko rito. Gawa na yun, So hindi natin mapapakita ko yung actual, gusto sana nila mapanood. Pwede po yung kahit yung paala lang po, paala. Oo. Sige. Po. Sige. Dal lang po. Ayan. Lagi po naka-live si Kuya Berms tuwing umaga hanggang alas 11. Hanggang alas 11, alas 12 ng tanghali. Tuwing umaga, mapapanood nyo po. So, kung gusto nyong mamangha at makita kung paano ginagawa ni Kuya Berms ang kanyang mga artwork, follow nyo po ang live ni Kuya Berms Art Using Put. Yan ang kanyang ano. So, pakipalo natin siya para po mapanood. Kuya Berms! Inaayos pa ata, Daddy. Hindi, siya ba nag-aayos or may nag-aayos? Siya. Oo, napaka-independent ng tao na yan. Para ring si Dior yan, kung naaalala nyo kung gano'n siya ka-independent. Ganon din yan. So, pwede pala gawa sa kanya? Oo, pwedeng-pwede. Pwede ka magpagawa. At hindi po ganun kamahal sumingil ang ating kapatid na Berms. Hello po. Nakikita na po? Wala. Walang video, Berms. Naka-off po yung... Naka-off-cam ka. Sige lang. Ayan. Kaso yung isa mo yan nakita natin. Hindi po na... Paano babalik tayo? Ano? Pindunin mo yung nasa baba tapos ano? Ay, dun sa ano ba yun? Di ba mayroon parang ano dyan yung...
paano ba? Pindutin mo yung ano, yung pinaka-screen mo. Pag tapos pinindut mo yung screen mo, yung katabi ng camera, meron doon yung parang may araw na may bilog sa gitna. Apo, pindutin mo yon. Oh, para tumalikod. I-flip okay mo po siya. Napindot ko na po. Oh, ayan, buksan mo yung camera mo ngayon para makita natin. Ayo at siya lang talaga, Daddy Cole, mag-isa? Wala na talaga kasi sa kanya? Oh, yung ginagawa niya po na ito, siya lang, no? Pero sa ano niya, andyan pa rin po yung mga magulang at kapatid niya. Pero dito sa mga ginagawa niya ito, siya lang. Pag nahirapan siya kayo, huwag na lang po. Okay na po yun. Kuya Berms, kung nahihirapan ka, okay na po. Mapapanood ka naman nila sa live mo. Pakitaan mo na lang kami ng mga sample ng drawing na nagawa mo gamit yung paa mo. Kuya Berms, nahihirapan ka ba? No. Ayan. Okay na po. Kung nahirapan, ayan mga kaibigan, kung ayaw, gusto niyo po magbaliktad. Ayan, kung gusto niyo po makita kung paano ginagawa ni Kuya Berms yung kanyang mga paint, mga kanyang mga obra, puntahan niyo lang po si Kuya Berms tuwing umaga. Anong oras ka nagla-live, Kuya Berms? Ano po, sa umaga po. Mga 9 po hanggang 11 po. Araw-araw po 'yan, matutunghayan niyo si Kuya Berms kung paano niya ginagawa ang kanyang artwork. Kuya Berms, pakitaan mo naman kami ng mga sample ng nagawa mo ng ano. Andun po sa likod. Ayun. Ayan. Oh, ayan. Andyan si Mona Lisa. May family portrait din siyang nagawa. No? Magaling siya sa portrait, charcoal painting ang kanyang ginagawa. Na hanggang isip akong ipagawa sa kanya yung logo ng Uma Presents. Oo, pwede, pwede. Tapos nasa gitna yung mukha mo, no? Yung isa. Oo. Ayan. Kuya Berms, makikipag-ugnayan kami sa'yo, ha? At may papagawa daw na artwork ang ating Uma dahil uuwi po si Uma itong darating na Kapaskuhan. Ayan. Ayun na, Daddy Cole, may tatanong ka pa po ba? Guys, tanong kayo sa baba, kaya sir, to Sir Berms. May tanong, Kuya Berms, may nagtatanong dun sa baba. Blackpink po ba yung... Opo, yes po, Blackpink po yung... Oh, Blackpink nga, oh, bilhin nyo na. Po sa likod. Oh, imain nyo na yan. Ah, yun. Saka, nagpe-painting na din po ako ngayon. Oy, wow! Hindi na charcoal lang. Grabe! Nako, rin. Oo, nakita daw niya si Jisoo. Ayan. O, so, Kuya... Ayan, Kuya Ring, imain mo na yan. Magkano yan, Kuya... Ano, Kuya Berms, yung kung bibili niyang Blackpink? Ano po, na... 2K na lang po kung gusto pong bilhin. Oh, napakamura, di ba? Hindi yan biro. Kasi hindi naman kamay ang pinang-drawing yan. Yung sa taas, yung bang taas, yung apat na yan. Yung apat na. Ano? Yung apat. O, ring, main mo na. Oo, Kuya Ring, main mo na yan, ha? But anyway, gusto kong, Daddy Cole, gusto kong tanungin siya, Sir Burn. Sir Berm, for example po, kung this coming Pasko may magbibigay sa'yo, ano po yung hilingin nyo sa kanya at bakit po? Ano po siguro, yung mga gamit pang painting po kasi medyo nag-umpisa pa lang po ako ngayon sa pagpipainting. Mga brush, pintura. Yes po, mga... Makakaabot ka ba ng easel? Hindi. Yung ginagamit na yung may paa? Yung... Hindi. Opo.
Ay, hindi po ako nag-ano. So yung paleta, yung pintura, yung po, brush, yung mga acrylic po tsaka yung canvas po. Yung pinaka-drawingan. So acrylic ang ginagamit mo, hindi oil paint? Hindi po, acrylic po. Kasi po medyo matapang yung oil paint. Sayang no, hindi natin makita ngayon kung paano niya ginagawa. Pero panoodin niyo po si Berms Art tuwing araw-araw mula alas 7 hanggang... Panoorin lang po nila yung mga ano ko. Pinapost ko rin po yung mga processing ko. Yung mga processing ko po, pinapost ko rin. Malamang sa hindi. Daddy ko, gusto kong magtanong sa kanya. Sir Berm, yung meron po bang time na nalulungkot ka dahil sa sitwasyon mo, hindi ka makabuo ng pamilya? Opo, na-experience ko rin po yan. Kasi po, siyempre po, nagkakaedad na tayo. Gusto rin natin na hindi tayo tatandang yung binata o kaya mag-isa lang sa buhay. Gusto rin natin na magkaroon ng makakasama sa buhay. Yun po kaya minsan, naisip ko rin yan. Kuya Berms, meron na bang nagpatibok ng puso? Meron na po, pero matagal na po yun. So sa ngayon, wala kang girlfriend? Apo, sa ngayon po, hindi ko na po iniisip yung ganyan kasi mas nakapokus na lang po ako sa kung paano ko ipangatin yung talent ko at kung paano ko po matulungan yung pamilya ko. Yun po. Napaka anong isipin, no, sa katayuan ni Kuya Berms, ang iniintindi niya hindi yung sarili niya, kundi yung kapakanan ng pamilya niya. Yun yung sinasabi ko kanina, Oma. Bakit itong mga taong to na tinatawag nating may kakulangan, sila pa yung merong pananaw at pangarap na hindi para sa kanila, kundi para sa ibang tao? Yun na nga eh. Parang talagang... Siguro, Daddy Cole, kung hindi lang siguro naging ganyan siya, siguro mas marami pa siyang magagawa at matutulungan. I love you. Maraming salamat kapatid na Stefano, no, sa mga gifts na pinupukol natin kay Berms. Thank you po. So sa lahat po ng gustong magbigay, ibato nyo na ng ibato. Hello, Ate Mo. Ayun, tinatanong niya, Ate Mo Pipay, sir, paano magpa-draw sa inyo? Ayan, may gustong magpa-drawing si Ate Mo Pipay. Message lang po nila ako sa dito sa TikTok o kaya po sa Facebook ko po, Bermin Villaflorigor. Yung may Bermin Villaflorigor. Mapakitype nga, direct pakitype yung Facebook at, ni ano. At yung sinabi naman niya, OPL. Bermin Villaflorigor. Villasor po. Villasor. Opo. Yung meron pong badge sa Facebook po. Oh. Hello, Sky Carabal. Ayan. Sabi ni dito, ni Rick, sabi ni Ring, Kuya Berms, mga ilang araw mo ba usually natatapos ang isang art? Depende po kasi sa reference. Minsan may mahirap po yung mga design ng damit, kaya tumatagal po yun po. Ah, pero yung isang... Huwag kang makulit. Pero kung mukha lang po, yung yun, siguro mga 4-3 araw, ganun po. Oo, kasi minsan mahirap yung ang mahirap kasi kung minsan yung mga pileges ng damit, no? Opo, na ginagawa mong buhay na buhay, yung mga pileges ng damit. Yes po. Ang kulit nito si Mami Kulasa, pilit ng pilit siya daw, ipinta mo na nakahubad. Baka mawala ng career si Berms. May sinasabi dito, Daddy Cole, si Steph. Mm-mm. Stefano Augusto Jr.
Brother, pwede mo bang i-draw yung babae na tadhana ko? Paano niya i-drawing yung babaeng tadhana mo? Ano yan? Manghuhula? Ipadala mo yung picture. Kay Madam Uring muna tayo dadaan bago makarating kay Kuya Berms. Mahirap yun. Thank you so much sa OPL Estefano Augusto sa gift niyo po kay Sir Berm. Kuya Berms, ito yung tanong na siguro noon pa gusto ko na itong tanongin sa'yo. Nagalit ka ba sa magulang mo? Hindi po, kasi hindi naman talaga nila kagustuhan din yan. Kasi po, kung talagang kagustuhan nila yun, dapat hindi na nila ako inalagaan mula nung bata pa lang. Kaya naniniwala po ako na sila yung Kasi pera. Marami bakit nangyari sa akin to yun po. Marami kasi mga magulang sa kasalukuyan kapag nakitang may kapansanan yung anak, may ano, iniiwan na lang sa isang tabi or kung ano, ipinamimigay, itinatapon. Or kung minsan pinapanalangin pa nila na sana hindi ka na nabuhay. Or sa'yo ba may nadinig ka ba sa kanila na parang nahirapan sila sa'yo, dumaing sila, ang hirap mong alagaan? Hindi po. Never ko pong naramdaman at saka narinig sa kanila yung ganong bagay. Kaya labis yung pagmamahal ko sa kanila, kaya ginagawa ko po lahat para matulungan sila ngayon. Kuya Berms, sa mga katulad mo, ano ang masasabi mo? Sa mga katulad mo, may kapansanan. Huwag po silang mawala ng pag-asa kasi naniniwala po ako na kahit na may kapansanan tayo, may silbi tayo sa mundo. Kasi yung mga bagay nga na hindi nakakala natin walang silbi, yun pala, may silbi sila. Parang ganun lang din tayo sa mundo ito. Naniniwala ako na may dahilan bakit tayo nabubuhay. Yun po. At sa mga mapanghusgan tao, sa mga taong normal, ano naman ang mensahe mo sa kanila? Para doon naman sa mga yung mga nanghuhusga, pinagpapasa Diyos ko na lang po sila na sana balang araw ma-realize nila na mali yung ginagawa nila, na hindi tama. At sana mabago yung pag-iisip nila sa ganong bagay. Yun po. Ang galing. Nakakaano talaga yung niya, no? Talagang si Kuya Berms talagang nakakahangang tao. Nakakahanga. Parang napaka simpleng tao lang niya. Pero maraming pangarap. Ooh. Ay, napakagalante talaga ng Estefan. Oh, grabe. Thank you. Salamat po. Thank you. Nagpupuyat. Nagpupuyat. Sana ako rin meron. Kuya Berms, ito ha. Gusto ko lang matanong to sa'yo. Noong ko pa tanong to nung birthday ko pa nung isang taon dapat to na magkasama tayo na hindi natuloy. Kung bibigyan ka ba ng pagkakataon, oy salamat, kung bibigyan ka ba ng pagkakataon na bumalik. Tawag. Sino? Ako? Sandali lang. Sandali lang po. Tinatawag. Tinatawag.
May tatlo. Pero daddy ko, marami akong gusto mong tanong sa kanya. Pero dahil nga, ano, saglit din lang tayo. Kasi nga, talagang gusto ko lang. Ano po, pasensya na po. Okay lang po. Gusto ko lang talaga siyang ma... Ewan ko ba, kasi di ba every Saturday, talagang tumutulong tayo ng PWD. Mm-mm. Kaya parang pag nag-absent ako, parang hindi buo ang buhay ko. Hindi buo yun. Kaya... At Burma's Art ang kasama natin ngayon. Di ba? Alam mo, it is a very rare occasion. Someone as big as Burma's Art sa TikTok ay makakasama natin. Napaka-privilege namin, Kuya Burma's, na binigyan mo kaming daan sa sandaling oras makilala ka namin. Kuya Burma's, ikaw ba kung sakasakaling iikot pabalik ang mundo, hihilingin mo ba na mabago ka at maging normal ka? Opo, kung siyempre po, iba pa rin po yung kompleto yung kamay mo. Kasi bukod sa marami ka lang magagawa, mas lalo mo pang matutulungan yung kapwa mo. Hindi ka mahihirapan. Ganun po. Hindi kaya, kung sakaling normal ang isang Burma's, ganyan pa rin kaya ang ginagawa mo? O maaring may iba kang ginagawa? Ano ba yung naging pangarap ng Burma's Art nung bata? Ano po, pangarap ko po kasi talaga yan eh. Maging artist talaga. Sa pool talaga. Opo. Yun talaga ang pinangarap. Parang si Kuya Erwin din pala. Naalala ko na naman si Kuya Erwin. Si Kuya Erwin, simulat sa pool, pinangarap niya ang maging artist. Sa kabila ng kanyang kapansanan, nagawa niya at nabigyan daan niya. Meron pa bang kulang? Sa ngayon kung tatanong kita, meron bukod sa physical na kakulangan, may masasabi ka bang may kulang pa sa buhay ng isang Burma's Art? Ano po? Marami pa po eh, kasi marami pa pong mga pangarap yung pamilya ko na gusto kong matupad. Kagaya din po ni Sir Erwin, gusto ko rin po magkaroon ng sariling art studio. Para doon ko po papakita yung mga gawa ko, yun po. Grabe. Oo, nakapag-gallery kasi si Kuya. Kasi si Kuya Erwin, meron siyang sariling gallery sa bahay. Kaya mo, malay mo, tumama ako ng loto. Oo. Sana, tumataya ako. Ayun, Sir Burns, ilan po kayong magkakapatid? Ano po, apat po, puro po kami lalaki. Ako po yung panganay. And sa inyo, ikaw lang, tangi ikaw, ang nagkaroon ng kapansanan. Yes po. Sa mga kapatid mo, wala naman, kamusta ang relasyon nyo magkakapatid? Ano po, napaka... mo po bang iparamdam ng mga kapatid mo sa'yo na pabigat ka sa kanila? Hindi po. Hindi ko po naramdaman. Hindi ko po naranasan yung gano'n. Napaka-supportive nila sa akin, lalo na nila po yung nanay at tatay ko po. Galing. Ito yung isang tanong ko para sa'yo. Ikaw naman sa sarili mo, dumating ka ba sa punto na ramdam na ramdam mo sa sarili mo na pabigat ka sa pamilya mo na parang gusto mo nang umayaw kasi pabigat ka lang? Opo, nung siguro yung mga time na hindi pa ako kilala bilang artist. Mm-mm. Kasi nasa bahay lang po ako. Wala po akong ginagawa. Nanonood lang ako tapos kaya naglalaro ng mga games sa cellphone. Yun lang po yung mga ginagawa ko dati. Kaya minsan sumasagi sa isip ko na parang palamunin lang ako, ganun po. Wala akong silbi, ganun.
Pero ngayon na kumikita na ako sa sarili kong sikap, doon ko na ramdaman na masarap pala yung pakiramdam na nakakatulong ka sa pamilya mo, sa sarili mong sikap. At nagagampanan niyo po yung bilang isang kuya. Yun ang malupit, yun ang ano doon eh. Yung bang sa kabila, sa kabila ng kanyang kakulangan na ibibigay niya ng buong buo ang mga bagay para sa kanyang pamilya, Oma. Ngumumaga. Uy, bigla akong nagising doon. Bigla akong nag... Parang... iba para yung... ako sinam, para ako sinampal ni Kuya Berms, naisip ko, panganay ako, buo ako, hindi ko nagagawa at napapanindigan yung pagiging kuya ko sa mga kapatid ko. Yun lang. Ganun talaga, Daddy ko. May kanya-kanya tayong nararanasan sa buhay. Swerte lang ni, ano, ni Sir Berms, kahit sa kabila ng lahat. Parang at least, di ba, nakakabigay pa siya sa magulang niya, sa mga kapatid niya siguro. Mga ganun kasi. Pero ano, Sir Berms, kayo po ba may nililigawan at, ay sa ngayon? Ano po, wala po. Hindi na po talaga sumasagi sa isip ko yung mga ganyang bagay. Kasi po, mas nakatuon yung attention ko sa kung paano ko matupad yung mga pangarap ko para sa pamilya ko. Yung mapagawa yung bahay namin. At saka yun ngayon, magkaroon ng sariling art studio po. Pero kung mabibigyan ka ng pagkakataong magmahal, ano ang hinahanap mo sa isang babae? Anong kwalifikasyon? Siyempre po yung tatanggapin niya ako, yung kung ano ako, kung sino ako, yun, tatanggapin niya ako ng buong buo, yun po. Pero ano, hindi ko na eh, ano, sir, ano, Sir Berm, pwede po bang maibaba yung cam? Makita ko man lang yung legs niyo po? Pwede po ba? Ano po yan? Isang... okay. Ano po, hindi po kasi pantay yung paa ko, yung isa po mahaba. Yung isa po maikli lang. Talagang distorted. Para pong ano, yung walang tuhod po yung isa. Pero ang galing niya, no? Pilipirms, hindi ka nakakatayo eh, no? Talagang binubuhat ka para... Hindi po, nakakatayo po ako, nakakalakad po ako. Pero ano po kasi yung madali po akong ano hingalin gawa po nung sakit ko na asthma. Oo. Ayaw kaya, nga pala ano, may isa ka palang content na sumasayaw ka na alala ko. Hindi meron talaga meron. Ano ba yung napindot ko? Ba't natawa yan? Ayun. Pero Kuya Berms, kung magiging mapagtiwala kaya ang puso mo kung sakaling may magsabi sa iyo handa ka niyang mahalin. Agui. Sana oh. Ay, nako. Yeah. Kung meron man eh. Ano, Hindi naman tayo kagaya ni Ding Dong Dantes kagwapo para tumanggi, di ba? Siyempre kung meron, di tatanggapin din natin. Alam mo, to be honest with you, Kuya Berms, kaming mag-asawa nung panahon na pinanghihinaan kami ng loob sa sitwasyon ni Mami Kulasa, sa sitwasyon ko, noon pa, di ba? Noon pa tayong nagkikita, noon pa tayong nagkakasama, panahon pa ni Kuya Eric, magkakasama na tayo. Isa ka sa naging inspirasyon namin kayong dalawa ni Lola, ni Nanay Josie, ni Lola Pogorn, kung naalala ba si Lola Pogorn. At si Kuya Erwin, no? Nakakasakit lang ng puso, eh, no? Bakit ganun? Mm-mm. But anyway, Daddy Cole, ako wala na ako itatanong kay, ano, kasi, ano, ayun.
So Daddy Cole, kayo po ba may itatanong pa sa kanya? At parang gusto ko na siyang pagpapahingain kasi may pa siyang asthma. Isang katanungan na lang siguro na titira sa akin sa mga oras na to. Actually, hindi ito tanong. Kung mayroon kang, kung makakaharap mo yung batang ikaw at kung makakaharap mo si Lord sa oras na ito, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Ano, na sana palagi niya akong bigyan ng lakas ng loob kahit na anumang pagsubok yung dumating sa buhay ko para kayanin ko at malampasan ko yun. Po. At dun sa, at dun naman sa batang ikaw, sa batang Berms, anong sasabihin? Ano, na salamat kasi hindi bumitaw yung ako na kahit sa kabila ng hirap bilang isang may kapansanan, eh, lumaban siya at hindi siya nagpadaig sa kanyang kapansanan. Kuya Berms, anyayahan mo sila uli, yes, sa panonood ng live mo. Sa ating gifter, Sir Berms, at sa ating viewers. Nagpapasalamat po ako sa kay Daddy Cool, tsaka sa lahat po ng mga nandito ngayon. Sa ating Miss Oma, kay Miss Jinky, ang pasalamatan mo, wag ako. Salamat po. Salamat po ng marami, ma'am, kasi dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na may bahagi yung istorya ng buhay ko dito. At matulungan niyo ako dahil sa sitwasyon ko. Yun po. Maraming salamat po. Bakit ba yan, Daddy ko, yun napipindot? Ewan ko bakit ba yun ang napipindot ko. Palakpak yung pinipindot ko. Magkatabay kasi. Sir Berms, thank you so much po dahil ang umapresent ang pinili nyo magsalaysay ng inyong karanasan dito sa ating programa, eh, no? So, sana po mag-grow yung content nyo sa ating YT at doon lang kami talagang makabigay sa iyo ng malaking tulong. Kasi sa amin po talaga, syempre, every Saturday po tayo tumutulong sa katulad mo po. And it's a blessing, no? Kanina naghahanap tayo ng guest. Pinanonood namin si Kuya Berms kanina. Kanina pa namin pinanonood si Kuya Berms. Tapos nung nagbanggit ka nga na naghahanap ka ng guest. Ayun. And salamat naman at maluwag ang oras ng ating Kuya Berms na mapagbigyan tayo ngayong araw na to. Salamat ng marami, Kuya Berms. Natuloy din after 1 year yung ating balak na ano. So, ayun. Isang taon to. Alam mo ba, isang taon in the making to, Oma. Talaga? Na, isang taon ko nang nililigawan yan. Hindi kasi time nung interview natin noon, naalala mo, nagkasakit ka, kaya hindi natuloy. Tapos, sumunod naman, basta isang taon bago natuloy yung amin. At least natuloy na rin, Kuya Berms. And Kuya Berms, papaano nga... Oo, at yun nga lang, masakit, no? Kasi dapat tatlo, yan, dalawa yan, eh. Dalawa yan kasama natin si Kuya Erwin na talagang malaking inalungkot ko. Hindi ko na nakuha yung sabi niyang ibibigay niya sa akin na pyesa. May bibigay daw na painting sa akin si Kuya Erwin, hindi ko na nakuha yun. And pinangihinayang ako. Sir Berm, malay mo, yung hiling mo, makaambag kami. Malay niyo po. So, ang present. So, hindi lang kami magpa-promise kasi every weekend naman tayo may tinatulungan at syempre every month din tayo is namimigay sa mga mahihirap. Ayun. Salamat po. Thank you po. Kuya Berms, pakiimbitahan sila, pakisabi, papaano sa mga gusto magpagawa ng portrait sa'yo, magpagawa ng painting. Pakisabi. Sa mga gusto po mag-inquire sa mga drawing ko. Dito po, pwede niyo po nila akong
kontakin sa mismong TikTok ko po. Berms Art Using po, yung may 500 plus thousand na followers. 543,000 followers. Opo. Yes po. O kaya po sa Facebook ko po. Ayan, sabi ni Don Pulu, sabi niya, no, Berms, siguro may mas magandang plano sa iyong Panginoon, kaya yan ang binigay niya sa iyo. Host, mag-share po ako kahit konti lang. Ano po ba yung i-share niyo? Sir Don, sakan na lang po, nakasit po ang lahat dito ng ating every segment. Mm-hmm. So Daddy Cole, gusto ko pong mag-pray po kayo bago natin tapusin ang ating programa. So syempre, Daddy Cole. Gulat ako, bigla akong lumaki. Ayan. Of course. Ano nga ba masasabi natin, mga minamahal, kundi Lord, salamat. Isa na namang inspirasyon ang pinagkaloob mo sa amin. Maraming maraming salamat, Lord, sa isang Berms Art na binigyan daan ang araw na to para magsilbing inspirasyon sa aming may kabuuan. Sa kabila ng kanyang kakulangan, sa kabila ng kanyang kapintasan, na ipadanman niya ang kalinisan ng kanyang puso. Na ipadanman niya sa amin kung paano magbigay ng pagpapahalaga sa mga taong nagbibigay ng pahalaga sa iyo. Lalo na't higit sa kanyang mga magulang. Lord, patuloy mong basbasan, patuloy mong gabayan aming kapatid na si Berms Art. Nawa lumawig pa ang kanyang kakayahan at ang mga taong kanyang maaabot sa talentong ibinigay mo sa kanya. Lord, maraming salamat din na nagiging daan ang aming programang Life Story, The Story of Your Life, upang magbukas ng pintuan para sa mga taong kung tawagin namin person with dreams. Nawa maging bahagi kami sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa mga taong sumusubaybay, sumusuporta sa amin. Patuloy mo kaming pagpalain, lalo't higit ang aming oma at apa. Patuloy mo po silang pagpalain na may pagpatuloy naman namin ang pagpapala sa iba. Panginoon, naibigay mo na sa amin, wala kaming mahihiling pa. Tanging dalangin namin ang papurit pasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na siyang aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you so much, Daddy Cole. Uma. Thank you po. Salamat po. Ayun, so dito na po magtatapos kasi ako ay aalis pa. So maraming salamat, at least nagkaroon na akong time na makasama si Sir Berms. Ayun. Salamat po. Yes. Salamat po. Maraming maraming salamat. Ayun, so dito na po nagtatapos ang ating programa. Ang ating programang Uma Present Life Story, Share Your Life Story. Thank you so much, partner. Thank you, everyone. Annyeonghaseyo, saranghaeyo. Thank you po. God bless you all. Thank you.